sanging pusa sa laro ng mahihina. May piring ang mga mata, puso ay itinaya. Ipinabalik ang sarili sa estado kung saan kalmado di pa ako sanay sa bigla ang pagbabago. Goodbye. Dalawang salita na parang pinagtagpo lamang para makasakit. Lalo na kung hindi mo naman inaasahan. Kailangan ba saktan ng ganito bago mo makamit ang kalayaan mo? Lahat ng pangarap na tinahawak ko. Kaya sisimulan ko ang kwento ko nung nag-goodbye sa akin ng lahat. Ang asawa ko, ang trabaho ko, ang dignidad ko. And how after losing everything, muli kong natagpuan ang sarili ko. Ang lahat ng alaala, sa tuwing maiisip ka, tahimik na lumuluha, saan hahanapin ang sarili pa? Because if there was one thing that I learned, is that heartbreak is the great equalizer. Mayaman, mahirap, bata, matanda. Lahat tayo nakakaranas ng sakit at pangungulila. Wala nang magawa kundi masdana. Huwag ayway ng puting bandila. Kailangan bang sakta ng ganito bago mo makamit ang kalayaan mo? Lahat ng pangarap. And when we are heartbroken, madaling maisip na mag-isa lang tayo at walang kakampi. That our pain and our circumstance are exclusive to us. Pero ang totoo, lahat tayo narinig na ang salitang kinatatakutan natin. Lahat tayo nasabihan na ng goodbye. From being the junior vice president for operations, ako na ngayon ang youngest candidate para maging COO ng hotel and resort namin. Tapos, bukas na yung interview. So, bibigyan mo ba ako ng pampaswerte? Yan ang dito to. Sure. Bakit bihis na bihis ka? Saan ka pupunta? Sa Spain. Kay Lucia? I still love her. I'm sorry. Why? Sa sobrang sakit mula noon, ni hindi ko na masabi ang pangalan niya. Kaya I only refer to him as Y. Why did he leave me? Why wasn't I good enough for him? Why? 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 So, the added responsibility of being a COO would take a toll on your family and your personal life. I just want to know, what are your plans? My plans? If we don't have plans anymore, I mean, me and my husband,
family terms, we don't have plans anymore. Actually, kasi my husband left me last night. But it's okay. It's no big deal. I'm okay. Actually, it's good news because you can have me 100%. Yeah, and I'm sorry to hear that. No, it's okay. I'm really okay. I'm fine. You know, me and my husband had plans. My ex-husband, we had plans. But you know, plans don't always pan out the way we Mom. I'm sorry. Tama na yan. Nakikita na to ni Y. Hindi, okay lang. Dibilin ko na siya sa FB list ko. Pati common friends, wala na. Dibilin ako sa'yo. Wow. Sorry. Yana, kaharap mo si Y. Anong gusto mong sabihin? Peke. Dito, boy. Yes. Sasabihin ko lang talaga to. Why? Kapal na mukha mo. Nagmukha mo kung tanga. Go! Let the anger flow, Yana. Go! Galit ako. Tito boy, ako yung legal wife. Pero ginawa mo akong spare tire. Hey! Kung sexual affair lang yan, masisikmura ko yun. Sigura. Pero emotional affair, punyeta, may pag-ibig! Ang pag-ibig mo ay peke! 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 Pag-ibig mo ay peke! Peke! Lagi nilang sinasabi na mabuti pa si Y. Mabuti pa si Y never ng babae. Si Y mabait. Pero alam mo, yun nga siguro yung problema. Masyado kang mabait. Sana naging asshole ko na lang. Sana sinabi mo na lang sa akin yung tunay mong nararamdaman. Para kay Lucia. Sana sinabi mo sa akin lahat ng nararamdaman mo, hindi yung pinanindigan mo lang sa after 7 years. 7 years yun. Na ang saya-saya natin. Tapos iiwan mo lang ako. Iwan mo ko eh. Iwan mo ko. Iwan mo ko. Thank you.
sinabi mo na lang sa akin yung tunay mong nararamdaman kay Lucia. Hindi yung pinaabot mo pa ng 7 years bago mo siya pininindigan. 7 years na yung saya-saya natin. Tapos iiwan mo lang ako. Iiwan mo ako eh. Iiwan mo. What if I could have saved you? If only I had been alone. Sige na, bye-bye. Ayan. Bes, gising ka, bes. Gising ka. Hoy! Bumalik na ba si Y kung mong gising to? Namatay na! Huh? Diyos ko! Bakit ka nag-FB live kagabi? Ano to? Aray. Ano? Oo, nag-FB live ka! Paka-OA mo. Mabubura din naman yun pagtapos na ilang oras eh. Syungak, ano ka FB live nga? Parang normal post lang. Ha? Oh, ayan na. Sinasabi ko na. Oh, sinishare na ng mga followers ko. Oh my God! I-delete mo! Ano ko pa i-delete? Yan o, i-download at i-edit-edit pa. Bakit ganito? I-delete mo nga eh! Hindi na nga! Bakit hindi? I-delete mo lang para hindi na lumagana. Tapos kakausapin mo sila. Mga tumatawag si Y. Sagutin mo. Ay, bakit ako? Ikaw sagutin mo na kung lumabas na yan sa FB feed niya. Sige na, sagutin mo na. Ayoko, magumukha ako pathetic. Talaga ba? Nako, forte mo yan, di ba? O, damage control. Go na. Sagutin mo na. Hindi mo mawawala din yan. O, wala na. Babalikan. Wala na nga. Tiga mo, nagmukha na naman akong tanga. Ano ba yan? Patingin nga. Nakita na niya yan. Yan nga, oh. Tingnan, Diyos ko. Ano? Wow, iyak pa siya eh, no? Oh. Itapon mo yung cellphone mo. Oh. Alo? Nako, mga madamer, siya. Nakaganda-gandang bata. Iniwan pa eh. Diyos ko, Lord. Paano lang tayo? Mga sapat lang ang ganda, mga madam. But speaking of sapat, ang ganda ay... Sapat ito para sa inyo. I-mind nyo na ito, mag-live selling tayo ulit. Nabalik tayo. Ang ganda ito, mga madamers. Sana sinabi mo na lang sa akin yung tunay mong nararamdaman kay Lucia. 7 years na yung saya-saya natin. Tapos iiwan mo lang ako. Iiwan mo ako eh. Iiwan mo. Eto. Hindi naman kagandahan ang Luciang yan, maputi lang. Ay, ate girl, like kita. Sana masarap ulam mo. Ay, ito, mahaba ito. Ano gusto ko? Kung matalino ang yanang yan, ibig sabihin sinasadya niya ang nangyari. Hashtag pa-victim para kuyugin. Hashtag not a fan. Ay, hashtag not a fan. Ang kapal na mukha mo. Sige ha, gusto mong reply. Kapal na mukha. Kim, pwedeng tama na muna, please. And then one day, nagising na lang ako na everything was feeling a little better, a little bearable. I wallowed in pain, but eventually, I got tired of it. Hi guys, I know this may be a little belated, but I know then that I have to do this for closure and for my peace of mind. First of all, I would like to apologize sa mga taong naapektuhan sa kumalat kong video. It was a lapse in judgment. Nagpadala ako sa pain and anger.
sabihin sa mga tao naman na nag-alala sa akin, like my family, my friends, even strangers online. Thank you. Ganun lang, tapos na wala na yung sakit? Siyempre, nasasaktan pa rin ako, pero alam mo yung pakiramdam na nasasanay ka na, kaya parang hindi ko na iniinda. I'm glad you're feeling better na, Bes. Pero, there's one thing I realized. Love is a decision. Kilala ko si Y. Y is a good person. And what he did out of love. Pinili niya yung taong mahal niya. And I have to respect his decision. And for the sake of the people that I love, I'm also deciding to let go. Because I know it's the only way that I can love myself again. Maraming salamat sa masayang 7 years, Y. Goodbye. It's been 57 days since Y left me for another woman. Pero, I'm okay. Yeah, I'm okay. Bes! Look, grabe, sikat ka na talaga. Oh, tignan mo. Lahat na yata ng mga bakla at babae sa buong Pilipinas na may love problems, sa'yo nang humihingi ng advice. Ikaw na ang patronesa ng mga heartbroken. Alam mo, medyo ouch, ha? Pero, syempre, willing to help naman ako sa mga tao na kailangan ng kakampi. Yours truly, the goodbye girl. Goodbye, girl. Hello, my name is Jeff. I'm Kim. You can call me anytime. Hello. Hi. Yana. Hi. Okay, so actually, ginagawa ko lang talaga ay online counseling. Pero since dito ka na, ano ba ang problema mo? Bakit ka iniwan ng boyfriend ko? What? 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 Wait, so hindi ka bakla at hindi ka nanghihingi ng love advice dahil iniwan ka ng lalaki? No. Actually, I'm with Minerva Books. I'm the COO. COO? Chief Operating Officer? Child of the owner. Anyway, I've been following you online, and I would like to offer you a book deal. Huh? Book deal? Hindi naman ako writer. Ano yung susulat ko? The stories that people share with you online and the advice that you give to them. Compile them into a book. No. I'm glad I bumped into you. Think about it. Please? See you. Karamihan ng mga nag-message sa akin ay mga tulad ko rin nung una na puro why. Sadly, we'll probably never know the exact reason why, and we'll forever be left wondering. Ned, sandali! Deserve ko naman ng explanation. Bakit ka pa nakikipag-iwalay sa akin, Ned? Hindi ko alam! Basta! Ang alam ko lang, wala na akong nararamdaman kahit konti para sa'yo. At ang mga ito ang tinatawag kong The Clueless Girl.